What's up mga bro? Welcome back sa ating YouTube channel. Ayun. So andito tayo ngayon sa Corrimao, Ilocos Norte. So ang gagawin natin dito ay mag-install tayo ng floor standing na inverter aircon. Yeah. Mga bro, Randy Sicilia ng Ilocos Norte, Ilig Onoglif ng Ilocos Norte, Renanti Sikon Paliego ng Riyadh, Saudi Arabia, at si Hari Selda ng Riyadh, Saudi Arabia. So, ayan mga bro, ito na yung ating ginawang bracket ng ating indoor unit na floor standing. So, meron nang na-fabricate. Yan, ginawa na natin. So, ayan bro, bali iseset na natin ganyan. Ganyan yung pwesto sa gusto ni ating customer. So, ayan, nasa kanto siya. So, doon tayo magbubutas papunta sa labas. So, bali, ang lang yan bro, back to back lang siya. So, kukunin natin yung max, yung minimum na length ng copper tube. Nasa, 10 feet yung ating copper tube. So, dyan siya nakalagay. Nakatayo. Ganyan. So, ayun yung ikakabit natin. So, ito. So, itong kulin. So, ayan mga bro, yung ating ikakabit na ating indoor na floor is standing. So, ito siya. Ayan. Inverter na siya mga bro. Yan yung indoor natin. At ito naman yung ating outdoor mga bro. Yan ikakabit natin. Yan sa labas. So, ayan yung mga tools natin. Papakita ko lang. Yan. Yan yung gagamitin natin na tools. Andyan na rin yung mga copper tube, mga flexible hose, mga polyethylene tape, mga wirings, ganyan. So, andyan, kompleto na tayo lahat. So, titignan natin doon sa labas. So, ngayon, nandito tayo sa labas ng ating unit, building. So, dyan tayo yung bubutas, magbubutas na para dito lalabas yung ating copper tube at saka drain papunta dito sa ating outdoor unit. Dito siya gagawa pa tayo dyan ng magwe-welding pa tayo dyan ng platform niya, yung patungan niya magwe-welding pa tayo dyan. So andito yung outdoor, ayan, dyan tayo kukonek. So ayan mga bro, na-set up na yung ating base. So ito na yung ating indoor unit. Ayan. So makikita mo siya. May karin akong guhit doon. So sinukatan ko siya 5 inches sa gilid. Nasa 5 inches din. Ayan, 5 inches. So dito tayo yung sukat na natin yung sukat. So meron siyang 19. So ayan yung guhit, yung mayroong red na guhit. Pa-plus tayo ng 5. Ayun. So ito na. Ito na yung ating sentro ng butas. Diyan tayo magbubutas. Ayan mga bro. So ayan mga bro, magko-coring drill na tayo. So yan, tapos na yung ating pagkukuring. Yan. So yan, so medyo kaislanting ko ng konti. So ayan mga bro, andito tayo sa outdoor. So yung nakikita nyo na yun, hindi para dito sa outdoor yung yung kanyang base na yan. Para sa indoor yan. Pero total sobra naman yan mga bro, gagamitin na natin dito sa labas. So maglalagay lang tayo ng angular para tumapat dun sa dati yung sukat dun sa may
base or mounting ng ating outdoor unit. So ayan mga bro, gagawin ko na lang yon, tapos i-weld ko na lang siya. Indoor unit. So ayan mga bro, isusunod na yung ating pag-wiring. Sunod na ating papag-wire. Yung red mga bro, meron siyang color coding. Hindi na ako nag-marking bro. Basta yung red, i-consider ko na yung ang 1 dito sa ating communication. Ganun lang kasimple mga bro yung ating paglalagay ng wirings dito sa indoor. So pagkatapos na natin to, isunod natin yung outdoor unit. Yan. Yung sensor niya, huwag kalimutan dito lagay sensor. So hindi ko pa siya ipipix kasi hindi ko pa siya ililigtis ko muna ito. Yan.
So ayan mga bro, andito na tayo sa outdoor unit. So ayan, makikita na natin, nilagay na natin yung ating pipings. Ayun, i-top na rin, ay nilagay natin yung ating circuit breaker. Ang lalagyan lang natin yung kanyang power source sa supply. Tapos yung ating electrical wires. Yan. At saka yung ating magpi-flare na rin tayo dito mga bro. Yan. I-flare na natin yan. So ayan yung ating setup. So ayan mga bro, sabahan nyo akong setup to. So yung ating supply power source ay manggagaling doon. Yun. Papunta dito, bababa dyan. So ayan, dito naman tayo sa pag-flare. Flare na naman tayo ngayon mga bro. High side. Yan. Yun. So, naipitan na yung ating ito mamaya tayo dito, magpa-flashing tayo. Gamit tayo ng nitrogen. Pasisingawin muna natin dito. Tatanggalin natin yung mga dumi doon sa loob. Mga debris. Mga debris pa. Eto. Ayan. So ayan mga bro, dito tayo sa ating pagwa-wirings ng ating outdoor unit. So yung natin doon sa loob, naka-short yung ground saka common na block. So identify natin yung block na communication. Kung ito, kasi dalawa yung block. Ito o ito. So yun, nag-buzzer. So ito yung communication natin. So double check natin. Nag-ground tayo, nag-ground. Dapat ito yung ground. Tutunog. May continuity. May tunog din dito kasi naka-short tayo doon sa loob. Dapat ito wala. Dapat ito wala. 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 Dito lang mayroon dito saka dito. Yan. Tanggalin ko sa loob. So ayan mga bro, nagbabacuum na tayo. So magbabacuum tayo ng within 45 minutes to 1 hour. So ayan bro, yan na muna yan bro. A few moments later. So ayan mga bro, natapos na yung ating 45 minutes na pagbabacuum. So i-off na natin, off na natin yung gauge. Ayan. Tapos off natin yung vacuum. So meron tayong nasusukat na 29 HG. So yan, so mag tayo, mag negative pressure tayo. Pag tumaas yung gauge, ibig sabihin may leak. Pag hindi siya tumaas, at nag-stable lang siya,
wala siyang click. So ayun, mag-ano tayo, mag-antay tayo ng 15 to 20 minutes para sa negative electric pressure. A few moments later. So ayan mga bro, tapos na yung ating 15 to 20 minutes na negative pressure test. So hindi naman tumataas yung kanyang pressure. So it means pag tumaas siya, mayroon siyang leak. So hindi naman siya tumataas. Naka-stable pa rin siya sa negative 29 Hg. So wala siyang leak mga bro. So ayan mga bro, i-open na natin yung valve at ayunin na natin. Leak test na naman to mga bro. So dito mga bro, maulan yung ating, masungit yung ating panahon mga bro, maulan. Ayan. Ayan, open na natin. Yun, makikita nyo, sumingaw, sumirit siya yung ating refrigerant. Sumingaw siya. So, ayun yung gauge natin. Makikita natin, meron siyang 300 PSI, mga bro. Yeah. Kasi mahaba yung ating alin range. Mga bro. Ayan. Sunod natin yung high pressure. Ayan, makikita natin, meron siyang 300. Wala tayong ano, gamit lang tayo ng sabon. Mas maganda sana kung yung ano, yung liquid talaga mismo yung ilalagay natin. Since nawala siyang liquid, pabubulain na lang natin na hindi. Makikita naman talaga kung talagang mayroon siyang leak. Kasi yung ito yung joy, yung mabula na mabula talaga. Mas maganda sana kung yung pure na joy yung mailalagay. So ganun din sa loob, mag-leak test din tayo for double check. Bukod sa negative pressure leak test, magkakaroon din tayo ng ano, leak test sa bubble test. Yan. Double check na lang mga bro. Kasi wala tayong nitro. Si-check natin dito sa ating manifold gauge. So kailangan natin i-test maigi para ano siya, 100% mawala siyang leak, para di sayang ng ating refrigerant. So ayun, wala tayong nakikitang leak mga bro. So mayroon ng power yan mga bro. I-on ko lang yung breaker. Tapos dun sa loob, hindi ko muna isi-switch on. Mga bro, i-on ko lang para mag-heat yung kanyang heater. So yan mga bro, i-on ko na. Yan. Mayroon ng power yan mga bro. Antayin na lang natin mga 6 hours mga bro. A few moments later. So ayan mga bro, tapos na yung ating heat up. So naka-open na yung ating mga service valve. At saka ready na rin yung ating clamp tester. So meron siyang nare-reading na 0.3. So ayan po yung ating heater. Ayan. Ready na rin yung ating digital multi-tester. No, meron siyang 236 volts AC. So ito na yung ating pagkakataon na para paanda rin yung ating indoor unit. So ayan mga bro, ito na yung ating pagkakataon para paanda rin yung ating unit. So makikita natin, mayroon na siyang power. So pag ganyan mga bro, naka-indicate na ready to running na siya mga bro. Ayan bro, papaanda rin na natin. So, ito na yung ating remote. Papaanda rin na natin. Switch on na natin yung ating unit. Yo. So, makikita yung ating louvers ay nagbukas na. At umanda rin din yung ating indoor fan. So, ayan. I-set natin sa P
pinakababa na setting. Yan. So full lang siya. Tapos baba natin. Set natin siya pinakababa. Yun. So, yung pinakababa niya ay 16. Isagad natin sa pinakababa. Yan. Tapos, observe na natin mga 30 minutes or 1 hour. Titignan natin kung ano, lumalamig ba siya. Yan. So, yan. Makikita naman yung ano, yung airflow niya ay napakalakas. At yung fan, ikot na rin. Ayan. Antayin na lang natin, mga bro. So, ayan mga bro. Natapos na yung ating 20 to 30 minutes na start yung ating unit. So, ito na mga bro, yung ating result. So, yung gauge natin, mayroon siyang 150 PSI. At yung ating amperahe, ay meron din siyang 14.6 ampere. So, yan mga bro. So, ito yung ating specification. Yan. At sa makikita natin yung ating volts. Yan. Voltahe. Yan, 223 volts. So, ayan mga bro. Pupunta tayo sa indoor. Titignan natin kung ano nga ba yung result ng ating in-install na unit. So, ayan mga bro. Andito tayo sa indoor unit ulit. So, ayan. Yung ano kanina mga bro. 27 na lang dun sa my room temperature. So, yung set point niyan is 16 degrees Celsius mga bro. So, ayan. Titignan natin yung ating temperature kung makikita natin. Ayan. Napaka lamig mga bro. Ayan. So, yung kanyang ano, in. Ayun. Yung kanyang in. Ayan. So, ayan mga bro. Dito na nagtatapos yung ating video. Sa install natin ay masasabi nating successful yung ating install. So, ayun mga bro.